Magandang araw o gabi sa aking mga tagapakinig. Ngayon ay muli tayong magbabahagi ng isa na namang nakakakilabot na padalang kwento. Kayo na pong bahalang mag-like at comment kung nagustuhan ninyo itong kwento. Magsimula na tayo sa kwento. Melvin nga po pala ng Katanduanes. Medyo may katandaan na rin po. At ang handog kong kwento sa inyo ay nangyari pa noong 1991. Nasa lagpas 20 taong gulang na po ako ng mga panahong yon. Nag-resign po noon ang tatay ko sa kanyang kumpanyang pinagtatrabahuhan. Medyo matagal din po siya doon, kaya malaki-laki rin ang nakuha niya nung umalis ito. Medyo matanda na rin kasi ito, kaya nagdesisyon ng tatay ko na tumigil na doon. Dahil po doon ay ginamit naming pambili ng lupa yung perang kanyang nakuha. Nung mga panahon po na iyon, ay kakaunti pa lang ang nakatira sa maliit lang naman namin na baryo. Kaya marami po talagang ipinagbibiling lupa doon noon. Yung mga lupa po kasi doon nung panahong yon ay ilang tao lang din ang nagmamay-ari. Ang iba pa ay may mga kayang pamilya na hindi naman talaga taga doon sa amin. Pinautang lang nila ang ibang mga taga doon sa amin para sa kanilang mga lupang sinasaka. Pinautang nila ng pinautang. Hanggang sa nung hindi na makabayad, yung lupa na ng mga kababaryo ko ang naging kabayaran. Kaya dumami na ang pinagmamayari ang lupa doon sa baryo namin ng ilang pamilyang hindi naman talaga taga doon. Tulad po ng aking nabanggit kanina, nakatanggap ng medyo malaking halaga ang tatay ko sa pag-alis niya doon sa kanyang trabaho. At dahil nga maraming nagbebenta ng lupa sa mababang presyo noon, bumili nga ang tatay ko ng lupa. Yung nabili po namin na lupa ay sakahan ng isang parte. At yung kalahati pa na parte ay medyo kakahuya na. Yun kasi ang pinakamalapit sa bahay namin kaya hindi na pinalagpas pa ng tatay ko. Binili po niya iyon at doon ay nagsimula na kaming taniman ang lupang iyon. Pero yung sa may kakahuyan banda, hinayaan na muna namin. Ang katabing parte po ng lupang yon ay iba na rin ang nagmamayari. Nung nabili na po ni tatay ay nagsimula na kaming taniman yon. Samantalang yung parteng sakop naman ng kakahuyan, medyo hinahawanan lang po namin. Hindi naman po namin nakalain, Sir Dan, na dito sa pagbili ng lupa na ito ay makakaranas kami ng kababalaghan ng panahong yon. Dahil nga may bahay naman kami, pinupunta-puntahan lang namin ang lupa para linisin ang paligid. Nagulat na lang po kaming isang araw noon, Sir Dan, nang may sumisigaw na matandang lalaki sa harap ng bakura namin. Nung tinignan po namin, ay walang iba yon kundi ang matandang kababaryo din po namin. Ang sabi po nito, yung bako daw namin doon sa nabiling lupa ni tatay ay sobra daw sa boundary at kinain daw ng bakod ang ibang parte ng kanyang lupa. Kumbaga ay lumagpas raw ang bakod namin. Pinuntahan po namin ni tatay ngayon para tignan. Dahil lahat naman po ng bakod ay sa kanto naman po mismo ng palatandaan. Kung pamilyar kayo sa palatandaan na ginagamit sa lupa, yan yung sementadong pahaba na binabaon sa mga boundary ng lupa para gawing palatandaan. Nung yun mismo ang iniraso ni tatay sa kanya pagkatapos naming tignan, lalo at nung binili po namin ang lupa, ay nandoon na po yun at kasama po yun sa binayaran namin. At malinaw rin pong nakalagay ang sukat nun at ang description sa hawak naming titulo. Pinagmumura po kami ng matandang yon na itago po natin sa pangalang Mang Baldo. Doon na po nagalit ang tatay ko, Sir Dan, at nakapagbitaw din siya ng masakit na mga salita. Bago umalis ang matandang si Mang Baldo, ay binantaan pa nito kami
Ang sabi nito ay wag daw sana naming pagsisihan ang mga sinabi namin sa kanya. Dahil hindi raw namin alam kung paano siya magalit. Siyempre, binaliwala lang po namin yon, Sir Dan. Kahit talagang nanlilisik ang mata ng matanda dahil sa galit. Nabanggit ko nga po yun kay Kuya at natatawa lang din kami. Meron po kasi akong kuya, Sir Dan, na kapatid ko lang sa tatay. Anak sa pagkabinata ng tatay ko, kaya medyo malayo po ang agwat ng aming edad. Siguro mga 10 taon din. Dahil medyo malaki na ang kuya ko nung nakilala naman ng tatay ko ang nanay ko. Pero ang turing namin sa kanya ay parang kapatid po talaga na buo. At ang turing din po sa kanya ng nanay ko ay parang tunay rin na anak. Lalo at nung ipinanganak si kuya, ay agad siyang iniwan ng kanyang nanay sa tatay ko. Itong kuya po na ito ang unang napagbuntunan ng galit nung matanda. Padilim na po noon, Sir Dan, nung naglalakad si kuya pa uwi galing sa pangangahoy. Pasan-pasan pa po niya ang kanyang ibang kahoy na nakuha. Samantalang iniwan naman po niya ang iba doon sa loob ng gubat. Nang bigla na lamang po siyang inatake nang hindi namin tukoy na hayop. Nagulat po kami noon, Sir Dan, noong mga bandang 6:30. Kumakatok si kuya at sumisigaw. Nung buksan po namin ang pinto, tumambad sa amin si kuya na meron ng mga kalmot at mga sugat. Pero mga mababaw lang naman po. Ang sabi nito, bigla na lamang daw siyang dinumog ng isang may kalakihang hayop sa daan niya pa uwi. Sa tanang buhay daw niya, doon lang siya nakakita ng ganong hayop na sobrang pula ng mata at lubha raw na naglalaway. Bukod pa roon ay kakaiba rin daw talaga ang itsura nun. Mabuti na lang daw at itong si kuya ay hindi agad nagpadala sa takot at nagkataong may dala itong itak na ginagamit niya sa pangangahoy. Nabitawan daw niya agad ang pasan niyang mga kahoy at agad siyang natumba, pero maswerteng nakabunot siya ng itak at nagawa pa raw niyang tagain ang hayop na iyon ng ilang beses at doon na siya nakatakbo. Nagulat kami nang may sinabi si tatay pagkatapos nun. Baka napagkamalan kang ako, anak. Wika pa nito. Dahil suot ni kuya noon ang sombrerong laging suot ng tatay ko. Anong ibig mong sabihin, tay? Na hindi nga talaga normal na hayop yung umatake kay kuya? Tanong ko pa noon. Pero nagtinginan lang po si nanay at ang tatay ko. Kinaumagahan po niyan, nagulat ako nung sabihin ni tatay na sumama daw kami ni kuya sa kanya at pupuntahan daw namin ang matanda. Nakita nyo ba ang malaking peklat sa mukha ni Baldo? Ako ang may gawa nun. Kaya alam kong ginagamit lang niya ang tungkol sa lupa. Pero ang totoo, galit pa rin siya sa akin sa nangyari noon. Siya ang umatake sa kuya mo. Aswang ang hayop na yon. Kaya nga nataga ko siya dati. Dagdag pa ng tatay ko. Sabay may ipinakita siyang itak na parang gawa sa tanso. Medyo maikli po yon sa normal na mga itak. At hindi yon ganun katalas kung titignan. Pero ang sabi ni tatay, mas epektibo daw yon sa mga aswang. Ang sabi pa nito, medyo nag-iingat na raw ang matanda. Pero noong araw daw, talagang isang agresibong aswang itong si Mang Baldo. Kaya maging kami, may naririnig naman din ng mga kwento tungkol sa kanya noon. Pero hindi lang po talaga kami naniniwala ng kuya ko. Nung pinuntahan namin, Sir Dan, walang sumasagot at nakasara lahat ng bintana at pinto sa bahay ng matanda. Alam naming nasa loob siya noon. Lalo at mag-isa lang naman po siya sa kanyang bahay noon. Pero hindi namin ugaling pwersaheng pumasok sa bahay ng may bahay
Kaya hinayaan namin ito at bumalik na lang po kami. Ang sabi ni tatay, kung ayaw niya tayong harapin kung tayo na mismo ang nagpunta dito, sigurado naman na haharapin natin siya kapag siya na ang bumisita doon sa atin. Wika pa ni tatay na parang sigurado itong pupuntahan nga kami ng matanda. Kaya nung gumabi na, sa labas kami nagpasakop sa dilim. Ayon kasi kay tatay, hindi raw kami malilin lang ng aswang. Kung pagtapak ng alas 6 ay nasa labas kami imbes na nasa loob ng bahay. Kumuha siya ng uling noon sa may likod ng bahay at pinilit niya kami ni kuya na ipahid yon sa mga balat namin. May nakapagsabi daw kasi sa kanya na isang albularyo na mabisa raw yon para itago ang amoy at presensya kapag may aswang sa paligid. Ginawa na lang din namin ni kuya. Hiwa-hiwalay kami ng pwesto noon, Sir Dan. Pero magkakalapit-lapit lang din. Mga ilang metro lang ang agwat siguro. Nasa loob ng bahay sila nanay pati ang mga kapatid naming babae. Maghahating gabi na noon, Sir Dan. At medyo nilalamok na kami. Nang bigla na lang kaming nakarinig ng mga alolong ng aso sa malapit. Yun bang tipong parang may kung ano silang nakita na sabay-sabay na lang ang kanilang mga alolong? Ilang sandali pa, Sir Dan. Bigla akong napalingon. Nung biglang may tumalon mula sa lupa, papunta sa sanga ng puno sa gilid lang ng bahay namin. Biglaan lang po yun na hindi ko alam kung saan mismo nang galing. Napatingin ako sa kinaroroonan nila tatay pero alam kong nakita rin nila yon. Humapay po talaga ang mga sanga ng puno. Nahalatang mabigat yung biglang tumungtong doon. Nung tignan ko pong mabuti, halos manginig po ako sa kinalalagyan ko nang makitang may isang nilalang na marahang gumagapang sa sanga ng puno. Mabalahibo po yon. At kung titignan pong mabuti, ay wala po yung saplot. Hindi ako makagalaw noon, Sir Dan, sa sobrang kaba. Ako pa naman ang pinakamalapit doon banda pero naunahan po ako ng kaba noon. Bigla po yung tumalon, Sir Dan, at gumapang yon sa lupa. At tumigil na parang magpapalit ng anyo o kung ano man. Naaaninag ko po ang lahat ng yon. Dahil sa ilaw sa harap ng bahay namin na medyo abot ang liwanag doon banda. Nagulat po ako nang biglang lumabas si tatay at tinangka niyang tagain yon pero mabilis po siyang dinumog noon, Sir Dan. Agresibo po yon at talagang parang tuluyan ng naging hayop ang anyo noon. Kaya lumabas na ako pero nauna si kuya. At agad po niyang pinagtatagayon. Kaya nabitawan nun ang tatay ko. Sandali po yung nangisay, Sir Dan. At nung hahabulin po sana namin, bigla po yung tumakbo. Gayon pa man, malubha po ang sugat nun dahil sa ginawa sa kanya ni kuya. Bumangon po agad ang tatay ko noon. At sinabing kumuha raw ako ng asin. Dahil pupunta kami sa bahay ni Mang Baldo. Ang sabi ni kuya, pero tay, bakit doon ito sa kabilang direksyon tumakbo? Eh nandito sa kabila ang daan papunta sa bahay ng matanda. Pero ang sagot ni tatay, huwag kayong magpalinlang. Sinusubukan pa niya tayong lituhin. Tumbukin na natin ang bahay at unahan natin siya doon. Kumuha ka ng asin, dali. Sigaw pa ni tatay sa akin. Na agad ko naman pong sinunod. Tumakbo na sila ni kuya noon. At agad naman po akong sumunod sa kanila. Pagdating po namin doon, wala pa roon ang matanda. Yung bahay po nung matanda ay yung parang kubo lang na mayagdan po sa labas dahil medyo nakaangat sa lupa ang papag ng bahay. Kinuha ni tatay ang asin at inilagay yon sa ibaba ng hagdan. Sabay umupo lang siya doon at naghintay kami doon.
Ngunit inabot na kami ng mga isang oras doon at wala man lang pong dumating. Nagulat na lang po kami nang meron ng nagsisigawan sa loob ng gubat na meron daw patay. Nung puntahan namin, tumambad sa amin si Mang Baldo na wala ng buhay. Pero sa daan namin papunta doon, nagkalat na po ang mga patak ng dugo na animoy nang galing na po sa roon banda sa may bahay niya, pero bumalik ito sa gubat. Ang sabi ni tatay, baka raw nakita niyang nauna na kami roon, kaya pinili niyang bumalik sa gubat. At dahil hindi ito nakauwi, hindi niya nagawa ng paraan ang kanyang mga sugat na tinamo. Patunay na siya nga talaga ang aswang na bumisita sa bahay namin. Siya rin naman talaga ang may motibo. Ang nakakalungkot lang po, Sir Dan, ilang taon pagkatapos po nun, ang kuya ko naman ang namatay. Dahil rin sa pagtaga. Dahil may mga nakaaway siya nung lumawas ito ng Maynila. Hindi ko po masabing dahil yon sa karma. Dahil isang masamang aswang naman ang napatay ni kuya. Pero siguro, totoo nga ang sabi nila na ang nabubuhay sa itak ay sa itak din mamamatay. Hanggang dito na lang po ito. Salamat.